Isang dalagang estudyanteng bigo sa pag-ibig, umibig sa isang bodyguard ng prinsipe. Umaga pa lang ay daig pa ang manok na putak ang inay. Nariyan at parang inaasing bulate dahil dadating ang aming pinakamatandang kapatid galing Saudi kasama ang kanyang asawang Arabo. Ano ba naman yan, Lian? Tanghali na, bangon na. Baka matraffic tayo sa EDSA niyan. Sigaw ng kanyang inay. Puyat ka ng puyat, ate. Wala ka namang jowa. Ano ginagawa mo? Nagbibilang ng alikabok? Sabad ng kanyang nakababatang kapatid na si Levi. Ay, si inay masyadong excited. Alas 5 pa lang, inay. Nasa himpapawid pa sila. Tsaka pakialam mo ba, Levi? Naghahanap nga ako ng jowa kaya nagpupuyat ako. Pasigaw din niyang sagot sa mga ito. Magtigil ka nga dyan, Lian. Hindi pa nga nakaka-move on ang itay sa ate mo para kang iniigihan. Sermon ng kanyang inay. Napakamot naman sa ulo si Lian at pumasok na sa banyo para maligo. Fourth year college na si Lian sa kolehiyo sa kursong nurse. Minsan na siyang nabigo sa pag-ibig nang ang kanyang kasintahan ay makabuntis ng kanyang kaeskwela. Hindi niya rin masisi ito dahil talaga namang boring siyang kasintahan. Hindi siya sumasama sa mga gimmick, maski date, at hindi niya pinapayagan na mag-corner sila sa isang lugar na walang kasama. Doon din siya sa pag-aaral dahil bawat minuto ay mahalaga sa kanya. Lalo pa't ang kanyang ate ang nagsasakripisyo para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Iniyak niya lang ito ng sandali at hindi na iyon muling ininda. Hindi siya masyadong nagpa-apekto dahil naniniwala siya na mabubuhay siya na wala ito. Nang matapos siyang maligo, ay nagsuot lamang siya ng jeans, puting t-shirt at pinaresan niya ito ng puti ding rubber shoes at lumabas na. Aba inay, pinagmamadali mo ako tingnan mo nga ang itay, hindi pa man lang nakapaligo. Bulong niya sa inay nang makitang nakaupo lang sa sofa ang itay at pakape-kape. Huwag mo na pansinin ang itay mong parang bata, ganting bulong ng inay niya. Sumakay na nga sila sa jeep na inarkila ng kanyang inay. Minsan ay napapaisip na lang siya, sino ba ang abnormal sa mga magulang niya? Yung tatay niya bang sumpungin o yung nanay niyang umarkila ng jeep para sakyan ng prinsipeng na pangasawa ng kanyang ate? Nagtatalak na nga ang kanyang inay nang sila'y abuti ng traffic sa EDSA. Pati siya ay basa na ng pawis. Halos malusaw ang kanyang foundation sa sobrang init. Nasa entrance pa lang sila ng airport ay natatanaw niya ang tatlong naggagwapuhang nakatayo at warimoy na iinip. At sa likod ng mga ito ay nakaupo ang kanyang ate na halos hindi niya makilala dahil sa pagbabago ng anyo nito. Katabi at kahawak kamay ang lalaking parang model ng Levi's sa mga magazine. Nagmadali na siyang hinila ng kanyang inay palapit sa mga ito. At mistulang MMK ang ihip ng hangin dahil nag-iyakan pa silang mag-iina bago pinakilala ang asawa ng kanyang ate at ang tatlong bodyguard nito. Ni hindi mapagkakamalang bodyguard ang mga ito dahil sa mga mukha nitong mas gwapo pa sa mga artista ng Pinas. Matapos ang kaunting pakilanlan at kamustahan ay nagdesisyon na ang mga itong lumisan sa airport. Kukunin sana niya para hilahin ang isang maleta nang magsabay ang kamay nila sa pagdampot ng isang bodyguard na nagngangalang Lance. Tila nakuryente naman si Lian sa pagdilit ng kanyang kamay sa lalaki. "Let me handle this, miss," sabi pa nito. Naiilang nang umiti naman si Lian. "Okay," sagot niya. "Inibe, wig ako, sir. Medyo meripik ako." Bulong ni Lian na hindi nakataka sa pandinig ni Lance at naging dahilan ng pagngiti nito. Natuod naman ang dalagang si Lian nang lumabas ang pantay-pantay nitong ngipin sa pagngiti nito at lalo pang kinilig. Pero gayon paman
ay hindi niya pinahalata dito ang kanyang kilig dahil ayaw niyang isipin ito na marurupok ang pinay sa pag-aakalang isa itong Arabo. Nagkaletse-letse na ang biyahe ng masiraan ang jeep sa kalagitnaan ng EDSA at nagmistulang night shining armor naman ang tingin ni Lian kay Lance nang makitang umalis ito at pagbalik ay may dalang bagong-bagong van na di pa naaalikabukan. At dahil sadyang bida-bida si Lian, ay sa front seat siya sumakay. Mahaba ang biyahe pauwi sa probinsya, kaya naman nakatulog ang inay at mag-asawa. Tanging siya at ang tatlong bodyguard ang nananatiling gising, kaya naman di na napigilan ni Lian. Nagsalita na siya at kinausap na ang abala sa pagda-drive na si Lance. "Psst, hey, is it nice to live in UAE?" simula ni Lian para pawiin ang awkward na paligid. "Yeah, the foods there are very affordable and the people are nice," sagot nito. "Really? I wish I can go there," saad niya. Hindi na muli itong nagsalita, pero makulit si Lian. "Maybe your wife is beautiful because Arab women are gorgeous," sabi pa niya. "Ha? Yeah, Arab women are gorgeous, but Pinay are different and I'm not yet married," napapakamot sa ulong sabi nito. "Share, baka ako na hinihintay mo," mahinang sabi ni Lian. "What?" Natatawa pero pinipigilang sabi ni Lance. "Nothing, I said, just wait for the right time, sir," palusot ni Lian. "Okay, stop calling me sir, call me Lance. I'm just 26 years old," saway niya dito. Ang sungit-sungit naman ito, buti na lang gwapo, mahinang sabi ni Lian. Tahimik namang nakikinig si Lance. Kaninang-kanina pa siya nagpipigil ng tawa. Magkapatid na sila ni Lorraine, masyadong jolly. Ligtas na nakarating ang mga ito sa paroroonan. Napapatawang nakapanood si Lian sa mala MMK na pagsalubong ng kanilang itay sa kanyang ate. "Ate Lian, psst!" tawag ng bunsong si Levi. "Ano ga?" naiiyamot na sagot niya sa nangunguhit na kapatid. "Ang gugwapo naman ang mga bodyguard ni kuya, mga yami. Baka pagkakataon mo na to, hindi ka natatandang dalaga," nangungutya pang sabi nito. "Nako, tigil-tigilan mo ako, Levi. Gwapo lang yan, pero masusungit. Lalo na yung nakadikit mong yan." Walang kagatol-gatol na sabi ni Lian. "Ate, hinahinaan mo naman ang boses mo. Rinig na rinig ka," saway ni Levi. "Hindi naman tayo naiintindihan yan. Kahit sabihan mo pa yan ng gago." Nakangising pagmamaigi ni Lian sa kapatid nang biglang maubo si Lance sa narinig. Pero hindi pa rin siya nagpahalata na naiintindihan niya ang mga ito. Nagtawanan pa ang dalawang magkapatid. "Pero yan talaga ang type ko. Kaso saksakan ng ilap," bulong pa ni Lian sa kapatid. "Gamitin mo na ang bertod mo, ate," natatawang sabi ni Levi sa kapatid. Nang magagabi na, ay maagang nagpahinga ang karamihan dahil sa pagod sa biyahe. Habang pababa si Lian sa sala, ay namataan niyang may nanonood ng probinsyano sa kanilang telebisyon. Sinilip-silip niya ito, at ito ay walang iba kung hindi si Lance. Titig na titig sa bawat kaganapan sa telebisyon, at hindi na napansin ang paglapit niya. Dahil maloko si Lian, ay binulagan niya ito. "Wah!" sigaw ni Lian, sabay talon sa harapan ni Lance. Sa gulat ni Lance ay nahugot niya ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahil doon ay bigla namang tinaas ni Lian ang kanyang kamay, tanda ng pagsuko. "Wah!" Kung kanina ay sigaw na ang pagugulat, ngayon ay sigaw sa takot ang ginawa ni Lian. "Shit!" bulong ni Lance. "Please don't do it again. I almost shot you," irita nitong sabi. "I will never do it again," sabi ni Lian na nakataas pa rin ang kamay. "But please stop pointing me with the gun," sabi pa ni Lian, sabay nguso sa baril na nasa harap pa rin niya at nakatutok. "Oo, my bad,"
Stop playing around. Masungit pa rin sabi ni Lance. What are you doing here? Tanong niya kay Lance. Isn't obvious that I'm watching? Iritadong sagot nito. As if namang naiintindihan mo, nakangusong sabi ni Lian. What? Tanong nito. As if you understand the movie. Masungit ding sabi ni Lian at umupo sa tabi ni Lance. Sa laki ng space ay sinadya niyang tumabi dito. I can understand their actions. Palusot nito. Gwapo nga, parang si Raulo naman. Bulong pa ni Lian nang bigla itong nasamid at biglang tumayo. I'm sleepy, good night. Walang kaemosyon-emosyong sabi nito at lumakad na paakyat ng second floor quest room. Weirdo, pahabol na sigaw ni Lian dito. Kinabukasan ay maagang nagising si Lian. Excited na bumangon siya at pumasok sa CR para maghilamos at mag-toothbrush. Masaya palang gumising pag may mga gwapong bodyguard sa bahay. Malanding bulong niya sa sarili. Lumabas na siya sa kanyang kwarto na pakanta-kanta pa nang makasalubong niya ang kanyang itay. Aba, aba, may himala. Maagang gumising ang aming senyorita. Pang-aasar pa nito. Itay naman, sinasanay ko na ho, malapit na ang pasukan. Sabi na lang niya habang napapakamot sa ulo. Bago siya bumaba sa hagdan, ay narinig niyang tumatawa ang kanyang ate sa kabilang dako ng second floor. Maliban pa sa malakas na tawa, ay may nauulinagan siyang boses na pamilyar sa kanya. Gumana ang kanyang pagkatsismosa kaya naman, hinay-hinay siyang naglakad palapit at nang malapit na siya, ay nakita niyang kausap nito si Lance. Pwede ka naman siguro dumalaw sa pamilya mo. Safe naman si Hakim dito, lalo pat wala naman nakakakilala sa kanya. Sabi ng kanyang ate sa lalaking si Lance. Medyo naguluhan si Lian sa nangyayari. Naiisip na rin niyang nababaliw na ang ate niya. Baka mamaya na Lorraine, hindi pa rin alam nila mama na nakauwi ako. Sagot nito na nakapagpanganga sa kanya. Tuwid na tuwid ang Tagalog nito. Dahil sa pagnganga, ay nasamid siya at napansin siya ng kanyang ate na nakaharap sa kanya habang nakatalikod naman si Lance sa kinaroroonan niya. O Lian, nandyan ka pala, puna ng ate niya sa kanya. Oo ate, marunong siya magtagalog? Mahina at pasinyas na saad niya. Oo, kababayan natin to, Tagalaguna siya. Nagkibit balikat lang na sabi ni Lorraine sa kanya. Bigla siyang namutla at napaatras sa mga natuklasan. Ate saglit, may nakalimutan ako sa kwarto. Palusot ni Lian at tumakbo na sa kanyang kwarto. Ngayong alam na ni Lian na Pinoy ang binata, itutuloy pa kaya niya ang planong pakikipagmabutihan dito at paano niya ito haharapin sa kabila ng mga salitang nasabi niya dito. Abangan ang susunod na istorya.